Okay, dito tayo nahihirapan sa part na to. Sabihin natin maiksi lang tong nozzle natin, pero pagdating dito sa part na to, ang kaya lang niya ay pa-straight. Hindi natin siya kayang i-bend ng ganito. Kaya ang mangyayari, hindi natin to gaano malilinisan sa part na to. Kasi mas maganda pa rin na bubugahan natin dito sa part na to, tapos sasalubungin natin dito sa loob para talagang linis na linis yung unit natin. Ayan. So ganun din po sa taas. Yung ibang aircon na, kasi iba-iba yung pagkakakabit, depende sa sitwasyon, depende rin sa nagpapalagay. Minsan yung clearance natin sa ceiling is ano lang, sumusukat lang sila ng 4 inches. Tapos minsan kahit 5, pagpalagay natin 5 naman siya, alanganin pa rin tong nozzle natin. So diretso lang talaga siya. Diretso lang. Hindi rin natin siya maibend ng ganito kasi gawa nga ng itong hose pa lang, tutukod na rin sa kisame natin. Okay, kagaya nito. O, diba? So, di natin siya maibibend ng gaano kasi straight, hanggang ganyan lang siya. Dito pa naman importante yung malinisan ng maigi kasi nandito yung secondary drain, tsaka dito rin namumuo palagi yung mga jelly dito. Dito palagi namumuo. Kaya dapat dito talaga yung talagang nalilinisan. Ayan. O, diba? Hanggang straight lang talaga siya. Kaya yan ang magiging dahilan kaya kailangan nating magpalit ng nozzle, mag-upgrade tayo. Hello mga kapix, for today's video ay magpapalit po tayo ng power spray nozzle na gagamitin po natin sa paglilinis ng aircon. So sa ganitong mga split type, medyo hirap talaga. Sabihin natin maiksi nga ito, pero talagang hindi pa rin ako kontento dahil nga may mga party talagang hindi niya gaanong nalilinis. Kaya ang kailangan ko talaga ay yung angle type nozzle. Kaya meron ako dito, in order ko from Lazada, na yun po ang ititesting natin. So ito po, bali dalawa po siya. Ito yung connector tsaka yung nozzle. Siya. Ito yung nabili natin. Ayan. Ganito po yung itsura niya. Isang medyo mahaba at saka isang medyo maiksi. Etong isa naman, ito naman yung magiging connector natin. Okay. Ito yung tinatawag na quick connect. Ayan. Yan po yung itsura niya. Ito po. So, i-set up na po natin. Tanggalin po natin itong dati. Kabit natin to. At yung quick connect. Yeah.
ito na po ang magiging itsura niya. Ayan. Mabilis na lang po siyang tanggalin. Balik. Ayan. Ganyan po. Mas maganda talaga pag-angle kasi yung mga yung nasa gilid, pag ginanatan natin yung posisyon ng kamay natin, yung sa part ng sa loob, tatamaan na po natin. Kahit yung nasa taas, ganun din. Konting taas lang ng kamay, nakaposisyon na siya. Ayan. Ayan. Ayan na po yung ginawa nating setup sa ating power spray. Ayan. Mabilis na lang natin ma-access yung part na to. Kasi nga, naka-angle na siya. Ayan. Malilinis na natin yung taas. Yung gilid. Ayan. Linis na linis na. Ganon din dito sa taas. Ayan. Oh. Tatamaan na natin yung sa gilid. Ayan. Tatamaan na po natin yung gilid. Ayan. Kasi naka-angle siya. Pwede natin ihiga ng ganito. Tatamaan na talaga. Ayan. Okay. That's it mga kapiks.